Okay, hello hello sa inyo lahat. At eto na naman, tayo na magluto. So ngayon ay magluluto tayo ng baked inasal. So kakaiba siya kasi hindi dati siya dadaanin sa ihaw-ihaw. So prep muna tayo. Ito na yung ating tray sa ating oven. Nilagyan natin ng foil and yung ating pinang-marinate overnight to. Bawang, sibuyas, kalamansi, toyo, sprite, tanlad, and asukal. So ayan, ilaline up na natin. So again, in overnight natin to. And ito yung best na part ng chicken for me ha. Pero para sa mga nagda-diet, pwede naman breast. Pero para sa mas masarap na juicy chicken, thigh part talaga ang thigh part and leg ang talagang masarap. So ayan. So nilagay natin sa Ziploc kasi mas madali siyang ma-incorporate yung minarinate natin kaysa sa nilalagay natin siya sa isang container kasi pwede natin siyang alug-alugin. Ayan, so hindi natin isasama yung mga ingredients na pinang-marinate natin. La-line up lang natin siya. And then kumuha uli ng bagong foil at tatakpan natin siya. So naka-set up yung ating oven for 200 degrees Celsius and for 30 minutes natin siyang lulutuin. Then nag-prep ako, nag-init lang ako ng oil and then meron tayong achwete, ayan, or annatto seed. Tapos pwede natin niyang i-brush mamaya and pwede nyo rin niyang isabaw sa kanin after. So habang nagpe-prep tayo and naluto na, eto na yung ating chicken. Wow! Ayan, umuusok-usok pa yung ating chicken. Pero makikita nyo, no, lahat ng juice ng chicken, sinalo din naman niya. Kasi habang iniinit siya sa loob ng oven, naging sabaw naman na kumukulo underneath ng chicken yung ating minarinate. So tinatanggal ko lang tong top portion kasi lulutuin pa rin naman natin siya uli. But as you could see here, ito yung healthy way of eating fatty foods. Dahil mamaya i-grill natin siya inside this oven. And makikita nyo, daming oil drippings. So, isa-set natin uli yung ating oven later. Na top grill naman yung ating isa-set na pangluto. Then, so inalis ko muna yung chicken natin dito kasi magbabago tayo ng setup. So, ipapasok natin yung ating griller. Yan, yung mga parang strained na metal or stainless. And then, kumuha ko nung ating drippings. Nilagay ko dun sa annatto oil natin or sa ating achwete oil. Ayan. Kasi gusto natin i-coat uli ito dun sa ating i-grill na chicken dyan sa taas. Ayan. So, ipinasok natin siya. And then, ilalagay din natin yung ating chicken. So, dahil wala akong brush, improvise lang tayo. Gagamit lang tayo ng kutsarita. So, lagay muna natin yung ating chicken sa loob uli. So basically, parang half-cook na to yung chicken natin. Yan, kasi naka 30 minutes na siya inside ng ating oven. And para sa mga walang oven, pwede naman kayong gumamit ng turbo or yung traditional way na pag-iihaw. Pero dahil quarantine ngayon at ayaw nating lumabas at lumanghap ng kung anumang air sa labas, at saka masyadong mainit ngayon and allergic ang mami ko sa usok, eto na lang ang gawin natin. So ayan, so dahil tutulo, ayan, pinasok ko siya ng konti and then kutsarita, ayan, yung ating annatto oil. Pero kung may brush kayo, mas maganda. Pero dahil wala akong brush at hindi ako pwedeng bumili or lumabas, ganyan na lang, paliguan na lang natin siya ng ating annatto oil.
Guys, pag hindi pa kayo nakakapag-subscribe, don't forget to click that button. Mag-subscribe lang kayo para na-notify kayo lagi ng ating mga niluluto. And also, you can click like and leave a comment kung may mga tanong kayo. So, halfway through, nilagyan natin siya. So, niluto natin siya for 10 minutes. Then, ayan, binuksan natin uli yung oven. Kita nyo naman, nagme-melt yung ating butter. Ang ginamit natin dito, yung Queensland. But you can use dairy cream or pwede rin siguro margarine. Ayan. And nakaka-add ng flavor yan. Kasi yung ating drippings, nilagay nga natin dito sa ating annatto oil. And then, binabrush natin ng butter. Minsan sinasabi nila, ang hirap naman yung ginagawa mo. Pero actually, kung may patience kayo, and you know that you're doing this for your family para mas lalo silang ganaang kumain. Kasi nga, hindi tayo nakakalabas pag quarantine, di ba? So, i-hi natin sa kanila yung parang restaurant food na instead na lumalabas tayo, i-hi na lang natin sa ating family para hindi naman sila malungkot na hindi kayo nakakalabas para kumain sa restaurant. Ayan. So, you eat with your eyes. So, kailangan natin ng konting color. Ayan, guys. So, sinalo niya lahat yung oil na nilagay natin sa kanya. And, syempre, mariretain yun sa chicken natin, yung lahat ng flavors na yon. So, guys, it only takes creativity. And, eto na nga! Wala! So, saan ka pa? Ayan na yung baked inasal natin. And, of course, kailangan natin siyang lagyan ng garnish. And napakasarap kung meron kang sausawa na toyo, sili, at kalamansi. So, pwede ka nang magkamay, di ba? Napakasimple lang naman. It only takes chicken and some few ingredients and kailangan mo lang siyang lutuin. Gawin mo lang special to para sa family mo lagi. Stay tuned ka lagi dito sa Hope Cucina 101 dahil marami pa tayong lutuan at recipe na pagsasamahan. And also visit my playlist, Cooking at Home, para sa iba pang mga recipe. So again guys, thank you for watching. See you till next time. Bye-bye!